Magandang araw sa atin lahat. Para sa mga advice ko at mga mentee para sa research, susundan lang natin yung proseso ng paggawa ng mga logic models, pag-fill out ng mga forms, ng 4x4 na framework, paggawa ng annotated bibliography, at paghahanda para sa pag-fill out ng mga forms sa pamamagitan ng participants o stakeholders analysis. So pag natapos na tayo doon, makagawa tayo ng mga problem tree at pwede natin itong i-transform sa objective tree. So tsaka pa lang tayo maka-proceed do sa mga gagawin natin para sa research, na para sa proposal, at pwede rin paghandaan yung mga susunod na step. So mayroon akong dalawang slide dito. Yung unang slide ay log frame 0 at yung isa naman ay log frame 1. So ang gagawin natin ay i-apply. So kung ano man topic ang napili natin at ipoproblematize natin yung mga topic na yun. Gagawa tayo ng mga problem statements at maghahanap tayo ng mga bibliography o mga references na may kinalaman doon sa ating mga topic na napili. At kung sapat na ito ay maghahanap naman tayo ng mga primary sources para i-test yung ating mga assumption, yung ating mga hypothesis, yung ating mga sariling sagot doon sa ating mga naihandang mga tanong. At pag ready na yun natin analysis, pwede natin i-transform yun natin problem 3 sa objective 3. At pag nagawa natin yun, magiging madali lang ang pag-present ng chapters 1, 2, at 3 sa proposal defense. Kaya kung ready na kayo, sana ay nabasa nyo na yung slides o napasadahan nyo. Kung hindi pa, ay paki-browse lang ng mabilis at tingnan natin isa-isa yung mga nakalagay doon sa logic model at titingnan natin kung applicable ba doon sa ating mga gagawin ng mga topic. So mag-share lang ako ng screen para mas makita natin at ma-appreciate natin yung paggawa ng mga logic model. So gusto ko lang sabihin na work in progress pa rin to. Walang formula na o shortcut na pwedeng gamitin. Pero kung susundan natin itong step by step na procedure na to, ay ang garantiya lang nito ay mas magiging madali yan natin gagawin. Pero bago maging madali natin gagawin ay sa unang tingin, medyo complex siya tsaka matrabaho. Pero tingnan natin kung paano natin to magagamit sa pang-araw-araw natin ng mga buhay. So galing ito sa NEDA, sa mga training nila para sa pag-prepare ng mga proposal. At ganito din nila tinitingnan. So, ini-evaluate yung mga proposal kung ito ay fundable o pwedeng bigyan ng mga pondo. So mayroong mga analytical steps at mga techniques na pwedeng gawin para ma-formulate natin yung tinatawag na logical framework. So gusto ko lang sabihin na hindi ito automatic na didiretso tayo sa logic model. Ito ay preparatory pa lang o paghahanda. So gusto ko rin sabihin sa onset na may mga pinagdaanan na to na iba't ibang development decade. So since World War II ay marami nang lumabas galing sa mga aid agency. Ang unang-unang example natin diyan ay galing sa United States. Kaya tayo meron USAID. Tapos marami pang sumunod. Ang isang modelo pa na tiningnan ay yung sa
German na GTC. At itong mga nakaraan ay meron na rin mga Millennium Development Goals noong 2000. Kaya meron na rin logic model na pang millennium. Siguro noong panahon na yun ay pinaghahandaan na rin nila yung para sa mga millennial na research. So dahil lang ating mga audience ngayon ay mga millennials, so simula noong 1980s, kung pinanganak kayo pataas ng 1980s ay kasama tayo dyan. Kahit ako, kasama din ako dyan. So huwag niyo akong exclude. So tayo ay kasama doon sa mga millennial na generation. Pero syempre may mga sumunod pa rin katulad ng mga Gen Z. Yan, hindi na tayo kasama dyan. Pero ano't ano pa man ay talamak na yan o embedded na sa ating proseso, yung research. At para mas maging madali para sa babasa at mag-appreciate ng ating research ay maganda kung sa isang framework lang o sa isang matrix ay nakalatag na yung ating mga gagawin. So simula sa input hanggang sa in-expect natin ng mga impact. So tamang-tama ito para sa mga planners, sa mga researcher, at sa mga nag-i-evaluate ng mga funded na mga research. So ang isa sa mga naging training natin sa Oriental Mindoro noong taong 2017 ay gumawa at mag-prepare ng mga log frame para sa funding. So dahil tayo nasa higher education ay ito natin ginagawa. So bigyan lang natin ng overview o parang bird's eye view yun natin mga advisee tsaka yung mentee. So bago tayo gumawa ng logic model ay gagawa muna tayo ng situation analysis. Kung saan tatanungin natin at aalamin natin kung sino ba ang ating mga participants o stakeholders. So kung ano man, magagamit ito ng mga taga School of Arts and Sciences. Kahit yung mga estudyante ko na gumagawa ng mga term paper o mga research. At syempre, para sa ating mga taga School of Business and Management na kumukuha ng tourism management. So, alamin lang natin kung saan yung mas applicable, kung taga SAS kayo, ay sino yung ating mga participants o kalahok at kung sino yung ating mga stakeholders o beneficiaries. So, hindi naman ito pang SAS lang tsaka SBM. Siyempre, relate ang SAS at SBM kasi isang pamilya lang yan dati na nagsimula. Kasama ng mga taga School of Governance. So, kasama din yan sa School of Arts and Sciences. So, yun ang ating gagawin. Titingnan natin yung sitwasyon at babasahin natin yung sitwasyon batay doon sa mga parametro o mga panukat natin. So alamin din natin kung ano yung mga problema, kung ano yung mga kailangan, kung ano yung mga issue at para makita natin kung ano ba yung mga gap, kung ano ba yung kailangan gawin. O tsaka pa lang natin makikita pag na-identify na natin yung mga problema, ano ba yung mga pwedeng objective o layunin. So nakita natin na may kulang dito, eh di dapat ang objective natin ay dagdagan o i-provide. Kung may deficit, hindi kailangan mag-provide ng mga material sources o input. Tsaka pa lang tayo makagawa ng mga alternatives o mga options. At pag nagawa na natin yung situation analysis na yan, tsaka pa lang natin ma-fill upan itong tinatawag na logic model o logical framework. So binubuo ng apat na rows. So, at apat din na column. So, meron yan na impact, outcome, outputs, tsaka activities. So, yung activities, ito yung natin mga input. So, yan yung mga rows na kailangan natin sagutan. At dito naman sa mga column, na dyan yung mga objectives, indicators, means of verification, tsaka assumption or risks.
So dito natin magagamit yung ginawa natin na situation analysis at itong gagamitin natin na logical model, yan ang itatransform natin sa ating mga chapter 1, chapter 2, tsaka chapter 3. So makikita nyo kung ano yung mga ugnayan ng introduction. So makikita natin doon sa introduction na doon yung problem statements. Yung iba naman ay yung mga objectives. Merong mga general questions, edi meron din general objectives. May mga sub-questions, edi meron din mga specific objectives. So, saan yung galing? Edi galing yung sa situation analysis. At kung papansinin din natin, yun natin na mga results, yung mga discussion, sa conclusion, wala pa yun, pero lalabas yun pag nasagot na natin yung mga problems o nagawa na natin yung mga objectives. At kailangan natin ng mga parameters o mga measures para malaman kung nami-meet ba natin yung ating mga objective o nasagot ba natin yung ating mga problem. Kaya meron yung mga OVI, mga objectively verifiable indicators, at mga MOV o mga means of verification. So ibig sabihin, hindi lang ako yung magsasabi, hindi lang yun natin subject professor ang magsasabi, lalong-lalo hindi lang tayo mga researchers ang magsasabi, kundi meron tayong mga objectively verifiable na mga indicators na kahit sino sa atin tatlo ay makakapagsabi talaga for sure kung ano talaga yung hinihingi ng ating mga pag-aral. Kaya huwag tayong magsalita ng tapos. Huwag tayong magbago sa gitna ng ating mga ginagawa. So, ang gawin natin ay sundan natin yung proseso, yung mga steps para makarating tayo dun sa kasunod hanggang sa matapos natin dun sa dulo. So, syempre sa paggawa ng proposal, yun lang naman muna ang mahalaga, pero mahalaga din na makita natin kung ano yung dulo. Kaya hanggang sa mga output at outcome ay makita na natin dito pa lang sa logic model kung ano yung mga pupuntahan o ano yung mga possible na resulta ng ating mga ginagawa. Okay, so simulan natin sa participants analysis. So sa simpleng salita, sino ba yung ating mga kalahok, yung mga kasali? So sa participants analysis, pinag-uusapan kung ano yung kanilang mga problema, yung kanilang mga kinatatakutan, yung kanilang mga interest o yung mga nais nila, kung ano yung mga inaasahan at ano yung mga pumipigil sa kanila para ma-achieve yung kanilang mga full potential. So, sino ba ang kasama doon sa ating analysis? Participants analysis. So, conforme. Kung sino yung natin na grupo na stakeholder or beneficiary. Sino bang may ganansya, may pakinabang doon sa ating ginagawa? Siyempre, hindi lang tayo. Hindi lang yung subject professor natin na nagre-require sa atin ito. Hindi lang naman din school ng MSc ang meron requirement na ganito. So, sa lahat ng paaralan, sa higher education, lahat yan may mga research at may mga output na hinihingi. So, identify lang natin kung ano yung mga grupo, ano yung mga pangkat, mga institusyon, yung mga ahensya na nagpapatupad ng ating mga paksa o mga issue at nag-a-address nito at iba pang mga kaugnay na mga proyekto at individual. Kung sino man na naka-influence sa pag-unlad ng ating pagpaplano na pagbabago, yun ang kasama sa ating participants analysis. So, move tayo. Paano ba natin na gagawin ang participants analysis? So, unang-una, kailangan natin ma-identify sino ba yung mga stakeholders, sino ba yung ating mga beneficiaries. So, sila magiging kalahok natin o participant. Next ay, alamin natin kung paano i-categorize yung mga stakeholders. So, halimbawa, yung mga demographics natin katulad ng sex o ng gender. So, pwede nyong i-categorize o i-classify kung sino yung kasali. Yung mga heterosexual ba? O yung mga
homosexual. So, depende kung ano ang ating mga stakeholders. So, depende sa edad. Yung bang mga millennial at mga Gen Z o yung mga medyo mayaman na sa edad o sa gula. So, pwede din yun. So, ano ang tingin ng mga Gen Z o mga millennial sa isang topic at kung ikukumpara sa mga marami ng gulang o marami ng edad. So, yun. Yun ang example ng mga category. So, ang kasunod naman ay i-characterize natin ang mga kasali. Ano ba yung mga katangian? So, meron bang sukat? So, halimbawa, yung sex tsaka yung gender. So, identity lang ba nila yan? O pinanganak sila na ganyan ang kanilang sex? So, makakaracterize natin sila. Depende po ano ang kanilang katangian. Biological ba o social? O doon naman sa edad. Yung edad ay number lang. Pero doon natin maka-classify kung tayo ba ay adult, kung tayo ay young adult, kung tayo ay adolescent o juvenile. So, yun yung mga halimbawa na katangian ng ating mga stakeholders. So, ang kasunod niyan ay yan, pag aanalisa na ng mga problema, pangailangan, mainaasahan, mga interest, mga kahinaan at mga pumipigil sa mga potential ng ating mga kalahok. Meron silang gustong gawin. Gusto nila halimbawa magpayaman, pero iba-iba yung paraan nila ng pagpapayaman. So yun iba ay nag-shortcut. Yun iba ay dumaan sa masukal na daan. Pero isa lang yung ending nun. So gusto nilang maging mayaman. Sabi nga ay get rich or die trying. So, i-analyze natin yun kung ano bang mas cost-effective, ano ba yung mas madali, ano ba yung mahaba ang daan, ano ba yung mas mahirap. So, yun ang ating pag-iisipan. At panguli, identify din natin, alamin din natin kung ano ba yung consequence, ano ba yung resulta, ano ba yung naging epekto ng mga pinaplano natin na intervention. So, syempre, kung nagsimula tayo sa pagiging mahirap, hindi naman tayo matatapos na maging mahirap. So, kailangan ay meron tayong gawin para hindi tayo manatili na mahirap. So, yun ang ating gagawin. Lalo na sa panahon ngayon na mahirap talaga yung pananaliksik o yung research, lalo na ngayon dahil hindi tayo nakakalabas at hindi kompleto ang ating mga kagamitan, so, yung mga tools natin. Pero pag susumikapan natin na magawa niya ng paraan. So, meron ditong sample na kaso. Pero sabi nga ng iba, baka mas mainam kung applicable na kaagad din sa inyo. Yun nga, proseso to. So, kailangan muna natin makita kung ano yung example bago natin i-apply sa sarili natin ng mga topic o mga paksa. So, makikita nyo dito, meron ditong anim na column. So, participants at yung kanilang mga katangian, yung mga problema ng particular na kalahok, ano yung kanilang mga ini-expect at kanilang interest. Pero sa kabilang banda, ano naman yung kanilang mga kainaan o ano yung kanilang mga kadlang o sagka na pumipigil sa kanila. At syempre, lahat tayo mayroong potential. Ano yung pwedeng mangyari? Ano yung posibleng mangyari at gusto natin na mangyari? At panghuling column ay consequences for potential intervention. Ibig sabihin, ano ba yung pwedeng maging dulo? Ano ang resulta, epekto ng ating gagawin? So dito ay tungkol kasi ito sa public bus system sa isang rural na distrito. So yan yung may example. So merong institution, merong mga kliyente o mga tao, at meron din mga manggagawa. At meron din mga iba pang mga workers na nakikinabang din sa industriya na yan ng pamamasada o transportation. So, bawat isang kalahok o participant ay may kanya-kanya mga problema. At meron din sila kanya-kanya mga interest o kagustuhan. At meron din silang mga kahinaan o pumipigil sa kanila para marating nila kung ano man ang gusto nilang marating. At malalaman din natin kung ano ba yung potential at ano yung pwede maging epekto. So, hindi ko na iisa-isahin yung lahat ng detalye dito, pero
Ang gawin lang natin sa sarili nating mga paksa, identify din nga natin kung sino yung mga stakeholder. Tapos, tanungin natin sila kung ano ba ang mga pangailangan nila. Huwag natin tanungin kung ano ba ang problema nila. Baka hindi nila tayo sagutin ng maayos. Siguro magandang simulan kung ano ba ang kanilang mga interest. Ano ang kanilang mga expectation, inaasahan. Pwede din masyadong maganda na pag-usapan yung kanilang mga kahinaan. So medyo i-rephrase lang natin to. Ano ba yung mga hadlang? Ano ba yung pumipigil sa kanila para hindi nila makuha kung anong gusto nila? Siguro mas maganda kung pag-usapan yung potential. So katulad din ng interest. At siyempre, dahil malapit na matapos, doon na sa dulo yung mga consequence ng mga potential na intervention. So, baka hindi ito relevant sa inyo, pero yung proseso na natitiyak ko ay magagamit nyo kasi dito pa lang makikita nyo na kung ano yung mga problem at ano yung mga pwedeng mga potential. So, yung problem, magagamit nyo sa problem statement nyo at ganun din do sa mga objectives nyo, dapat related. Dapat ay magkadugsong yung problem saka yung potential. So, next tayo. Ano ba ang kailangan para sa problem analysis? Pag nagawa na natin yung anim na preparatory na column na yun, edi pwede na tayo mag-diagram. So, di ba? Mahilig tayo mag-drawing ng mga idea natin, ilalagay natin sa sapot ng mga konsepto, mga web na mga ideas natin. So, imamapa lang natin para maintindihan natin kung paano nagkakadugsong-dugsong yun natin mga idea. So, ang una natin na i-introduce yung problem analysis at ang kailangan natin maintindihan dito para siyang puno. At yung puno ay merong mga ugat at merong mga bunga. So, isipin na lang natin merong puno at yung puno katulad ng ordinaryong puno ay di merong mga ugat at merong mga bunga. So, ang problem analysis ay set ng mga technique para makita natin kung ano yung sitwasyon sa kasalukuyan na pumapa libot o umiikot dun sa problema. At makita natin kung ano yung mga pinakang dahilan nito at makita din natin kung ano yung mga pwedeng mga resulta o epekto. At syempre, mahalaga dito kahit hindi naman tayo kagalingan na mag-drawing ay ma-visualize natin o makita natin ng visual yung mga dahilan at yung mga epekto. So, yung nasa baba, yan yung mga causes at yun na doon sa taas, yan yung mga effect. So, yan yung magpapakita sa atin ng problema. So, hindi yung problema na pang-araw-araw, kundi yung mga paksa natin, makikita natin kung bakit ba siya humantong doon. So, sa pamamagitan ng paggawa ng problem 3, at ang problem 3 ay paggawa ng mga causes at ng mga effects para makita natin kung ano ang ugnayan ng bawat isa. So dahil meron na tayong Facebook group, meron tayong Google Classroom, at pwede tayong mag-schedule ng synchronous na meeting para magawa natin yan. Pero ang the best niyan ay gawin nyo na to ng kayo para pag nag-usap-usap tayo, nakalista na kung ano yung mga problema ng inyong paksa at ma-identify na natin yung mga causes tsaka yung mga pwedeng effect. Tapos simulan nyo dun sa starter problem. Kaya nga siya starter problem kasi yun ang punot dulo ng lahat. Pangatlo, kailangan natin makita kung ano ba yung mga major na mga problema para makita din natin kung ano yung mga dahilan. Ma-identify natin yung dahilan at ma-identify din natin, pang-apat, yung mga epekto. So, meron tayong starter problem sa gitna at meron tayong mga causes sa ibaba at meron tayong mga effects dun sa itaas. At panguli, gagawa tayo ng diagram na pinapakita yung
ugnayan ng mga dahilan at ng mga epekto sa pamamagitan ng paggawa ng problem 3. So, ano ba ang example ng problem 3? So, hindi naman siya mukha talagang puno, pero makikita natin na dito yung starter problem. Yan yung nasa gitna. At itong nasa baba, yung tatlo na yan ay mga posibleng dahilan kung bakit nagkameron ng ganyang problema. So, kung ano man ang inyong paksa, so, sigurado ako meron yung problema, pero dapat hindi tayo natatapos sa problema. So, dapat alamin natin kung ano yung mga dahilan nitong mga problema na to o kung meron pang ugat ng problema. So, yun iba, ang tawag dyan ay root cause analysis. Focus lang sila doon sa mga dahilan. Pero dahil ito ay preparatory lang, gusto natin din makita kung ano ba yung mga epekto. So, meron nasa ibaba na kinakatawan ng mga ugat, ay meron din naman mga sanga-sanga na mga epekto. Kaya makikita natin, pataas ng pataas yung level, mas nagiging specific yung epekto. At pag bumababa naman tayo dun sa problem 3, makikita naman natin mas generic o general yung ating mga epekto. Pero nakikita natin, nagsasanga-sanga talaga. So, question, paano ba napapagbukod o nadidistinguish yung mga causes at effect? So, yung mga pilosopo ng mga estudyante, sinasabi, eh parang pareho lang naman yung causes at effect. So, paano nila nasabi? Para yan itlog tsaka manok. So, paano nagsimula yung itlog kung hindi galing sa manok? At paano naman nagkameron ng manok kung hindi dahil sa itlog? So, para hindi tayo matatapos dyan. So, kailangan natin lagyan siya ng demarcation line. So, gawin natin siyang horizontal imbis na vertical. So, ano ibig sabihin? So, pag ginawa nyo siyang pahiga at hindi pababa, kung gagawin natin siyang pahalang, horizontal, makikita natin na merong nauna at merong sumunod. E di syempre, awkward naman kung nakita natin na nagsimula tayo dun sa effect. Syempre, una muna yung cause, ito yung nangyari, tapos yung nangyari kasunod, yun ang tinatawag natin na effect. Halimbawa, masakit ang tiyan. So, maraming dahilan kung bakit masama ang pakiramdam o sumakit ang sikmura. So, alamin natin kung ano yung mga ginawa kung bakit na sumakit yung tiyan. At syempre, meron din nangyari pagkatapos na sumakit ng tiyan. So, yung pagsakit ng tiyan para yung starter problem. At yung mga lahat na nangyari bago yung pagsakit ng tiyan, yun naman yung tinatawag natin ng mga causes. At yung mga nangyari pagkatapos ng pagsakit ng tiyan, nagpa-dala sa ospital o sa clinic, nagpa-appointment sa doktor, ayun yung mga effect. At yung mga dahilan kung bakit sumakit ang tiyan, halimbawa kumain ng maasim o kaya meron palang masamang sangkap o hindi kaay-aya na ingredient yung pagkain na nilagay natin sa bibig natin at nagresulta to sa mga na iba pang mga bagay. So, ganun lang naman yun kasimple. So, i-apply natin to kung ano man ang inyong mga paksa. So, malinaw naman yun pag ganun ang ginawa natin. So, sa kabilang banda, kung meron tayong problem 3, ay di meron din tayong objective 3. So, kung meron problem analysis, ay di meron din tayong objective analysis. So, kagaya nung kanina, ito din ay kagamitan na pinapakita natin yung mga hierarkiya, yung struktura ng mga problema at kung paano natin itong gagawin na hierarkiya ng mga layunin o mga objective. So, kanina, na-identify natin kung ano yung mga causes at ano yung mga effects. Sa objective 3, ang kailangan natin malaman kung ano yung pagkakaiba ng means tsaka ng ends. So, sabi nga ng isang sikat na political scientist o philosopher, social theorist, si Niccolo Machiavelli. So, sabi niya, the end justifies the means. So, kung ano man ang paraan para ma-meet yung
ends, yung kaparaanan, yun ang means, at justified ito. So the end justifies the means. So kahit masama yan o immoral, basta nagawa mo kung ano yung kailangan na mangyari, eh di, yun, magsusubscribe tayo kay Niccolo Machiavelli. Pero sa totoong buhay, hindi naman palaging ganun. Kasi, yun, kailangan natin kumuha ng mga datos at ng impormasyon para makapagpasya tayo ng wasto. Ang kaso nito ay yan, magagamit yung objectives analysis ng mga tagaplano para makita ng mga option o alternative. So pwede din natin dugsungan pa to maliban sa problem at objectives ay meron din analysis ng potential objectives o ng mga alternatives o ng mga options. So kagaya kanina, meron din mga step kung paano gagawin yung objective analysis. So lahat daw ng mga negative na mga condition do sa problem 3, so yung parang kulang, yung wala, yung masama, ay di pwede natin gawin na positibo. Gawin natin mabuti, gawin natin na meron. Para yung mga statement na magagawa natin ay maging desirable. Ito yung ating mga gustong ma-achieve at maging makatotohanan din naman tayo. So dapat ay realistically achievable. So yung hindi naman suntok sa buwan. So ito yung mga example. So mababa ang kita, ito syempre mapataas yung kita. Mababa ang ganansya, di mapataas yung ganansya. So meron pang ibang mga example pero ganun ang kanyang logic. So mababa, mapataas. Wala, magka, meron. So parang opposite sa lungat. So, ito yung itsura ng objective 3. So, kung kanina ay causes at effects sa problem 3, ngayon naman ay means at ends yun natin na pinag-uusapan. So, kung pagkukumparehin nyo yung problem 3 tsaka yung objective 3, so para siyang flip side ng parehong coin o ng barya. So, kung ano yung mga nakalagay doon sa problem 3 na meron starter problem, ay di babalik na rin lang natin. Meron tayong core objective. So, parang si Batman tsaka si Joker. So, walang kalaban si Batman. Hindi siya hero. So, kailangan meron siyang matindi na villain. So, ang matindi niyang villain na hindi niya mapatay-patay, ay di, yan, si Joker. So, para din yan sa Matrix, parang si Neo o si The One at sina Mr. Smith. So ang dami-daming Mr. Smith. Generic yun. So doon sa problem 3 meron mga causes o mga dahilan. Doon naman sa objective 3 meron naman mga kaparaanan o means. At doon sa problem 3 meron mga effects. Dito naman sa objective 3 ay meron naman ends. Kung ano yung dulo? Ano yung katapusan? Ano yung mangyayari pagkatapos? So, depende. Ang application nito sa inyong ginagawang proposal o mga thesis, ang pinapagawa sa inyo ng inyong subject professor ay problem statements, hindi problem 3. Kung ang pinapagawa sa inyo ay general at specific objectives, hindi objective 3 ang gawin nyo. Pero ano't ano pa man para makita natin pareho, gumawa tayo ng problem 3 at ng objective 3. So, madali lang naman kasi babalik na rin lang natin o sasalungatin natin kung ano nakalagay doon sa problem. So, yung pa rin ang example, public transport system sa isang rural na distrito pero hindi na natin i-detalye. Mas maganda kung i-apply na lang natin doon sa atin ang mga paksa. So, ano mangyari pagkatapos ito? I-review lang natin kung ano yung mga diagram kung paano nyo drenowing, kung kompleto ba o kulang, at kung kinakailangan, i-revise lang natin at magdagdag ng mga panibagong mga objectives na mukhang kailangan naman. Kasi nga, babalik tayo doon sa ating mga stakeholders, sa ating mga beneficiaries, doon sa ating mga kalahok kung sapat na ba yun o
sakto na, kumbaga. So, kung nakita naman nila na sobra naman, eh, pwede naman magbawas ng objective. Huwag din natin pahirapan ang sarili natin. Huwag din natin pabigatan ang ating mga kalahok. So, dapat ito ay win-win situation sa lahat. So, ito na yung comparison ng problem 3 tsaka objective 3. So, ito yung starter problem. Ito yung core objective. Ito yung mga causes. Ito yung mga means. Ito yung effect. At sa kabila naman yung mga ends. So, kitang-kita naman natin na yun, pareho siyang puno. Hindi natin binaliktad yung puno. So, talaga meron siyang ugat at meron siyang bunga. Meron siyang pinagmulan at meron siyang patutunguhan. So, yun lang ang ating simpleng analogy tungkol sa paggawa ng preparatory analysis para mas makita natin kung ano ba yung mga pwedeng alternative o mga options. So, sa dulo, ito, bonus na lang ito. Kumbaga sa laro, eh di option nyo na yan. Kung, yan. Pagdating nyo sa full-blown na research at pag ginagawa nyo na yan inyong results and discussion, eh di yan, makakapag-recommenda kayo ito para sa mga recommendation. Pero syempre sa simula, kita nyo na kaagad yan kung meron tayong ganito, alternatives. So hanapin lang natin yung iba't ibang mga daan kung paano tayo mapupunta doon sa parehong hahantungan ng ating mga ginagawa. So, meron din paraan kung paano gagawin yung alternative. So, meron naman na kayong kopya nito. Pakibasa na lang. So, babasahin nyo lang naman kung ano yung mga objective na kailangan tanggalin at ano yung mga alternative na mga paraan na kailangan ay ma-identify o matukoy. At, yan, meron tayong exercise. Gawa kayo ng project concept at sana ito yung gagawin natin sa synchronous natin na meeting para makapag-move forward tayo. So medyo uneven yung iba. Title pa lang yung iba. May mga problem statements na. Yung iba, meron ng chapter 2. So okay din naman yung lahat. Kaya lang, and the best niyan ay pare-parehas ang atin starting point para pare-parehas din ang atin finish line. So yun ang ending ng atin isang slides. So sana meron kayong nakuha dito at ma-apply niyo yan sa totoong buhay. So, pag gumagawa na kayo ng inyong mga chapters 1, 2, at 3. So, kung nagawa nyo na yung exercise on your own time, eh di pasok na tayo sa kasunod natin na gagawin. Mas marami ito, pero depende sa inyong facing, eh di pwede naman natin pasadahan lang. So, kung nakagawa na kayo ng preparatory steps, so gumawa na kayo ng stakeholders o beneficiaries, participants analysis, at kung ginawa nyo na yung exercise na pinapagawa na problem sa objective 3, eh di ready na tayong gumawa ng log frame. So, yung log frame o yung logic model, yan, ay masasummarize ng statement na to. So, tatlong statement na nakalagay. So, una, so, success daw if the problem 3 was done well, the objective 3 will be easy. So, ibig sabihin, kung naghirap na kayo dun sa problem 3, hindi na kayo maghihirap sa objective 3. If the objective 3 is done, the log frame will be easy. So, ibig sabihin, mula sa problem, papunta sa objective, papunta sa log frame, yun ang ating logical na steps na kailangan gawin. So, kung sumorkat kayo, katulad ng kabaliktaran ng sinasabi ko, dumulo na kaagad kayo sa chapters 1, 2, at 3, eh, palagay ko hindi yung magiging madali. So, the moment na tinanggap nyo ang aking offer na maging mentor o maging advisor, ito yung ating pagdadaanan para meron tayong common ground o meron tayong shared na experience o parang common na karanasan. So, it all starts with problem 3 o problem 3 analysis. So, tsaka tayo magkakameron ng logical framework o logic frame o yun iba ang tawag ay logic model.
So, review, ang log frame ay tool for planning and managing development projects. So, kagaya na nabanggit ko, simula nang nawasak ang buong daigdig dahil sa digmaan, eh katakot-takot na mga tulong o ayuda o aid yung binuhos sa mga nasira ng mga lugar o mga bansa. So, yun. Pinapaliwanag natin kung saan galing ang log frame. So, alam naman natin na noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nasira ang maraming mga lugar at kailangan itong itayo uli. At syempre, kailangan ng stimulus package o ayuda para manumbalik sa dati natin mga ginagawa. So, ang US, ang Amerika, gumawa siya ng mga mekanismo para makatulong at mapadali yung pagbangon muli ng mga bansa na nasira dahil sa gera. So, para mapadali din yung proseso, ay gumawa ng sistema para madaling ma-evaluate o matasa yung mga kailangan at hanggang saan ang ayuda na pwedeng ibigay. So, para mapaliwanag kung ano yung mga proyekto na to, yan, kailangan daw ay well-designed, describe objectively, at pwedeng i-evaluate at malinaw yung structure. So, para sa mga planner, mahalaga to. At para sa mga funder naman, yung nagbibigay ng pondo, mahalaga din ito. Kasi nagbibigay ang logical framework analysis ng convenient logical summary of the key factors of the project para sa mga project staff, para sa mga donors, beneficiaries at iba pang mga stakeholders. So huwag niyong isipin na ang ginagawa niyo ay pang school lang o para sa classroom. Kasi meron tayong mga totoong mga gastos dito, meron itong cost. Kaya ibig sabihin ay yan, pwede tayong makakuha ng grants o ng aid, pero kailangan natin na gawin ng maayos yung ating logical model. So, kung susumahin, meron standard yung log frame, kaya nga meron siyang 4x4 na framework. So, ano ba ang gustong ma-achieve? Ano bang mayayari pagkatapos nito? Makapagpasa lang ng chapter 1, 2, at 3, syempre alam natin proposal lang yun. Pero kung iisipin nyo, para saan ba yun natin pinopropose na pag-aaral o research, so kailangan makatulong siya sa komunidad. So hindi lang sa ating school, hindi lang sa ating sarili, kundi para yan sa bayan. So all activities will be carried out to achieve its output and purpose. So, ano yung mga input na kailangan? Ano ba yung kailangan gawin para magawa natin at makakuha tayo ng mga output at maserve natin yung purpose? Tapos, alamin din natin kung ano yung mga resources, kung ano yung mga input na kinakailangan para magawa natin kung ano yung kailangan gawin. Pero sa kabilang banda, alamin din natin kung ano yung mga potential na mga problema hanggang hindi pa siya nagiging problema. So sabi nga ni Sohail Inayatullah, isa sa mga progenitor ng future studies, ang mga futurist daw ay para mga firefighter. So hindi sila yung mga firefighter, mga bumbero na pumupunta pag may nasusunog na. So sila yung klase ng mga firefighter na hindi pa nangyari yung sunog, yun ang gusto nila mangyari. Makaiwas na mangyari yung sunog para wala na sunog na aapulahin. So, ang point ay yung mga firefighter na mga futurist, yung mga futurist na parang firefighter ay iniwasan na magkameron ng sunog. Ang next ay potential problems pero makaka-apekto sa success ng project. So, siyempre, pag may problema, baka hindi maging successful yung project. So, kung gusto natin maging successful, dapat ma-anticipate natin kung ano yung sunog sa ating project para mapatay natin o maapula na bago pa
mangyari. So, kailangan din natin malaman ano yung natin progress at ano yung indicator natin na successful tayo. So, paano natin siya masusukat at paano natin masasabi na na-meet na natin yung ating objective. Kasi baka tayo lang naman ang nagsasabi na na-meet natin. So, ano ba ang itsura ng isang log frame o logical model? So, ito na nga. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, 4x4. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, ito yung logic model. Kaya sinasabi ko kay sa mga estudyante ko sa Japanese, sa foreign language, pinapagawa ko sila ng pecha kucha. So, 20 slides, tapos 20 seconds. So, pag binilang nyo to, isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. 20 yan lahat. So, 20, kung tigi isang slide yan at tigto 20 seconds nyo, itatime yung PowerPoint nyo. Tapos kayo sa requirement, isa sa mga kahingian sa foreign language. So, yun iba, hindi masyadong masaya dito sa log frame, pero yun nga, hindi din sila masyadong masaya dito sa resulta ng kanilang ginawa. So, kung nakinig sila sa akin nung una, palagi ko, maiba yung outcome. So, huwag tayong maging bumbero na tagapatay ng sunog. Maging bumbero tayo na umiiwas na in the first place magkameron ng sunog. So, ano bang ilalagay natin doon sa framework na yan, just sa 4x4 na yan? So, syempre, i-define natin kung ano yung mga vertical na logic, yung mga column na yan. At papaliwanag din natin kung ano yung mga horizontal na logic o yung mga rows na yan. So, masasagot natin yan pag pinakita natin kung ano ba yung binibigay ng mga aid agencies. So, nabanggit ko na yung US aid. So, meron din galing sa European Union. Meron din galing sa ibang development authorities. So, sila yung nagbibigay ng definition. Ano ba dapat yung goal? Ang tawag ng EU ay objective. Yun iba ay development objective. O yun iba, impact yung pinag-uusapan. So, depende. So, mapapansin nyo parang dito tayo naka-align. So, impact, outcomes, output, at syempre yung ating activities na dito pagkatapos ng input. So, meron pang ibang katawagan. So, para makita nyo yung summary, yan. So, ito yung vertical logic. So, based siya sa, surprise, surprise, galing sa ends at means. So, merong cause, pero meron din means at ends. So, means, halimbawa ay, yan, meron siyang gagawin, ano yun mayingyari pag in-applyan nyo ng means. So, yung resulta niyan o yung epekto, yan yung ends. At yung paraan para ma-achieve yung ends, yun yung means. So, ito pa yung ibang practical na example ng vertical na logic. So, merong dahilan at merong resulta. So, para din siyang cause at effect. So, kung matatandaan nyo doon sa objective 3, so means at end yun. Sa problem 3, cause at effect. So, huwag kayong malito. So, makikita nyo, kaya nga siya vertical logic. Kasi nga, pataas ng pataas o pababa ng pababa. So, kumbaga sa movement ng camera ay nagtitilt. So, tilt up o tilt down. So, titingala o tutungo. So, yun ang vertical logic. At kung titingnan natin yung means at end, the relationship, ayan. So, yun input para magamit sa mga activity. Pag pinagsama yung activity tsaka input, meron tayong output. So, kung meron tayong input at output, meron tayong outcomes o short-term na impact. Tapos, kung meron tayong mas long-term na impact, kung meron tayong mas long-term na resulta, magkakameron tayo ng impact. So, kumbaga, sa classroom, sa buong semestre,
meron tayong mga readings o para silang mga input. Siyempre, ang activity nun, basahin natin ating mga readings at gawin natin kung ano yung activity na kailangan gawin para paghiningan tayo ng review o ng evaluation o nagpa-exam tayo, meron tayong isasagot. At pagkatapos ng isang semestre, ay meron tayong resulta sa ating programa, sa ating course. At pagkatapos natin graduate, pwede natin baguhin ang daigdig. Pwede tayong magkamera ng impact. So, iba't iba yung tagal o yung bilis na magkamera ng resulta. So, pataas, pababa. So, yan yung means end na relationship o yun yung matatagpuan natin doon sa vertical logic. So, kung babalikan natin, so, ang vertical logic dyan ay yan, yung mga row. Pero, pa-column natin siya isusulat. So, yan yung input, output, purpose, tsaka goal. Pero, pwede din naman input, output, outcome, tsaka impact. So, yun nga, depende lang kung anong development agency yung tayo nag-subscribe. So, tanong, pwede ba tayong gumawa ng log frame? Siyempre naman, ang mas mahalagang tanong, paano tayong magsisimula? So, saan tayo magsisimula? Pwede ba magsimula kahit saan? So, ang sagot dyan, bago pa magsimula, kailangan paghandaan natin. At logically, di siyempre, dun tayo sa baba, pataas. Kaya nga siya vertical na logic. So, dun muna tayo sa simula, dun tayo sa umpisa, bago tayo matapos. So, ito yung sinasagutan natin sa vertical logic. So, mamaya naman, masasagutan din natin itong mga nakalagay sa horizontal logic. So, ito yung 4x4, isa, dalawa, tatlo, apat, isa, dalawa, tatlo, apat. Ito, sabihin nyo, pang lima, ano ilalagay natin dyan? Yan yung nakalagay dyan. So, ang sasagutan lang talaga natin dyan ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing, isa, labing, dalawa. So, yun iba ay given na yung labing dalawa sa atin yung manggagaling. So, yung walo dyan, hindi sa atin galing. So, yun ay given na. So, pwedeng galing sa funder at tayo na naghahanap ng funding o ng grant. So, kung mas sadyante pa rin naman tayo, researcher, ay hindi naman kailangan palagi meron grant o fund para magawa natin kung ano yung mga gagawin natin. So, ang outcomes daw ay summary ng effect ng utilization ng mga yan, goods and services. So, katulad ng education, merong behavior involved, meron din attitude na involved, syempre skills din na involved dito. So, paano ba natin sinusulat yung mga outcomes? So, kaya nga tayo outcomes-based na education ngayon kasi dapat may matapos tayo at ma-achieve natin yung pagkatapos. So, ito yung mga example. So, nadagdagan, nabawasan, nagkameron. So, sana naman hindi nawalan. So, yun ang mga outcomes. So, magkaiba yung outcomes sa output. So, sabi ko nga, mas short term yung outcomes, mas long term yung impact. Pero yan, yung output, yan yung mga tangible, yung mga nahawakan talaga natin. So makita nyo, magkaiba yung output sa outcomes. Kumbaga parang yung output, nahawakan natin yan, pero yung outcomes medyo abstract. So pagkatapos natin magkamera ng material na bagay, di pwede tayong magkamera ng immaterial. Hindi na natin nahawakan. So, iba pang mga example ng pagkakaiba ng program tsaka ng project naman, ng output tsaka ng outcomes. So, kung in-spell out ko anong pagkakaiba ng outcomes tsaka ng output, yan din, pinapaliwanag din ko ano yung pagkakaiba ng impact at ng outcome. So, nakalagay dito, ang impact daw ay higher level ng program o sector objective to which the project intends to contribute. So, hindi natin siya magagawa agad-agad. So, medyo long-term yung impact. So, yung outcomes, medyo kaya naman. So, ito yung mga pwede natin ilagay. Mga summary lang naman na ilalagay. Hindi naman mga mahaba
ng mga statement. So, maiksi lang. So, meron impact, tapos may outcome. Impact, outcome, impact, outcome. So, hanggang tayo ay masanay. So, ilagay natin kung ano yung mga inaasahan natin na outcomes. Hindi lang output ng ating klase, ng ating research, ng ating mga requirement. Tapos, yan, gawin nyo na rin yan sa inyong mga so yung mga impact, output, outcomes sa ating mga project, eh, pwede natin yan i-state ng nakalagay dun sa proposal natin. So, yun yung mga example natin. So, dapat daw ay direkta, measurable, either goods or services. Yun, ano. So, pwedeng, yun. Katulad ng sinasabi natin sa creative industry. So, ang bumubuo dyan sa creative industry na yan ay original ideas. So, kaya tayo gumagawa nitong framework na to ng mga preparatory na steps para makagawa tayo ng produkto, ng mga original goods, original na product. At syempre, sa huli, dahil meron ng ganitong klase mga produkto, magkakameron din ng demand para sa original na mga. So, tuloy lang natin. So, pag sinummarize natin yan, so ito yung kalalabasan. So, yun yung to ng ating implementation ng ating study o yung ating plano na gustong gawin. So, nandito yan. So, meron tayong input katulad nito. Tapos, gagawa tayo ng mga activities para makapag-produce tayo ng output. So, yun yung papel. Pero, hanggang proposal lang yan. So, kung gusto natin na ituloy-tuloy yan, hanggang sa dulo, hanggang magkameron tayo ng results sa discussion, syempre, gusto natin magkameron ng conclusion tsaka ng recommendation. So, kumpletuhin na natin. So, yung mga example dito, mas agriculture, kasi yan yung mas practical, kasi yan, makakain talaga yan. Pero hindi ibig sabihin ay hanggang dito lang ang kanyang pwedeng gawin. So, yun nga, ina-apply natin yun sa research, sa humanities, sa social science, kahit sa communication o sa cultural studies. So, madaming pwedeng apply yan. So, kung susumahin, so pwede natin yan maging output ng workshop. So, gawin nyo na yan on your own time. So, ano yung input, ano yung output, ano yung outcomes, ano yung impact. So, pag nagawa nyo yan, yan yung bubuo dito sa narrative summary ng vertical logic. So, yan yung una natin na gagawin. At ang kasunod, ayun naman tinatawag natin na horizontal na logic. So, yan yung OVI, MOV, tsaka yung mga assumption o risk. So, ano ba yung OVI? So, dito natin masasabi kung pass o fail ba, o kung tagumpay ba, o hindi. Kung suwak ba o ligwak yun natin na ginagawa. So, dito lalagyan natin ng metrics, ng analytics. Ano ba yung mga information na nagbibigay ng pruweba? So, kumbaga, purbahibaya. So, pag napurbahan natin yan, ano yung mga objectively verifiable indicators? So, ano natin masasabi na meron impact? Paano natin masasabi na ito yung outcomes ng ating ginagawa? So, sa OVI yun. So, mga indicators yung kailangan natin. So, ano yung sukatan? Yung magpapakita ng pagbabago ay nangyari o hindi nangyari. So, unang-una, kailangan siya ay measurable, nasusukat. So, ano daw ang katangian ng magandang indicator? So, kailangan daw ay yan, substantial. So, meron essential content. At makita natin na meron siyang substance. Pangalawa, plausible o kapanipaniwala. So, makikita natin na itong resulta na to, halimbawa, isang mapataas yung score ng sa exam. So,
paano tayo nakakasigurado na kaya tumaas yung score ay dahil talaga nag-work yung ating intervention. So, kailangan mapaliwanag natin kung plausible ba yung natin na ginawa. At syempre, kailangan din ay target-oriented. Meron talaga tayong pinupuntirya na quality, quantity, oras, at lugar kung saan natin to makikita. Kailangan din independent. So, hindi lang tayo ang nagsasabi, hindi lang yung participant ang nagsasabi, kundi pati ibang tao nagsasabi. So, katulad ng nasabi ko kanina dito, so dapat daw ay measurable. Pwede siyang matiyak at masukat. At kaya nga, objectively verifiable na indicator, kailangan ay verifiable. So, pwede siyang ma-verify o mapatunayan o mapasubalian. So, ito pa yung mga requirement ng indicators. So, kailangan specific, meron siyang characteristics na mahalaga, pwedeng ma-attain ng matagumpay at pwede natin siyang gamitin sa monitoring at evaluation. So, maraming klase ng indicator. So, pwede natin makita yun sa input pa lang, output, o impact na. So, yung input tsaka yung output na sa implementation to. Pero pag tapos na, okay, di meron na tayong impact. So, kaya, alibawa, yung bayanihan 1, HILAS 1, eh, hindi natin masabi kung matagumpay o hindi. Hanggang hindi siya natatapos. So, ongoing pa rin naman siya. So, meron din performance indicator. So, habang ginagawa, pwede natin masukat. O structural indicator. So, para makita natin, pag tapos na, ano ang mayayari. O process indicator. So, kahit nasa gitna tayo ng implementation, pwede natin magamit. So, yan. Maraming gagamit talaga sa ating mga indicators na yan. So, malapit na tayo. Nasa column 2 at 3 na tayo. So, pinag-usapan natin kanina yung mga OVI o Objectively Verifiable Indicators. So, sa column 3 naman, ang pag-usapan natin ay Means of Verification. So, pag pinag-usapan natin Means of Verification, medyo malapit ito sa mga methods. Ano ba yung paraan para malaman natin kung tama ba o nasa hulog yung ating mga objective. So, paano natin makikita o saan natin makikita yung mga katibayan o pruweba na na-meet natin yung mga indicators. So, mas maganda kung magpapakita tayo ng mga example. Kaya lang, yung mga example nga dito ay kailangan natin i-contextualize at ilagay sa ating sariling disiplina. So, yung indicators daw, yung OVI, sa MOV ay basihan para ma-monitor natin. So, siyempre, ma-evaluate. So, yung mga means of verification can only be defined provisionally. So, ibig sabihin na babago yan. So, flexible yan. So, provisional. At pwedeng i-revise habang na-elaborate yung mga sistema. So, ito yung mga halimbawa. Yan yung nakalagay sa horizontal logic. So, una, yung OVI. Tapos, ang means of verification, halimbawa, ay survey. O kaya, yung mga ahensya ng mga katulong dito, katulad ng Bureau of Agricultural Statistics at Municipal Agriculture Office. So, pwede naman iba yan. Pwede maging, halimbawa, ay NCCA o CCP o anuman cultural agency. So, pwede din naman Department of Tourism sa ibang level nito, katulad sa lalawigan, o kaya sa bayan. So, may mga kanya-kanyang tourism officer ng probinsya. Meron din tourism officer yung mga bayan. At syempre, meron din mga ulat, taunang ulat o annual report. So, hindi naman kailangan galing yan sa COA. So, yan yung hahanapin natin. So, malapit din ito sa RRL o Review of Related Literature. So, kung meron kayo na annotated bibliography, so madali lang yan kasi meron na kayong sources ng impormasyon. So, ang exercise dito ay isulat natin o ilista yung mga OVI at MOV at kung paano siya nagmamatch doon sa vertical logic natin. So, parang X, di ba? So, makita natin
yung x tsaka yung y axis ay yun ang bumubuo sa Cartesian coordinate. So latitude tsaka longitude. So vertical at horizontal na logic. So last, so assumption. So ano ilalagay natin sa assumption? So kahit hindi siya kasama eh, o direkta na ka-apekto, kasama pa rin siya. So kaya hindi mabubuo yung 4x4 na framework kung wala yung assumption, risk, o threats. So kasama yan, major frame condition yan. Pero outside sa direct control ng proyekto. So wala tayong control dyan. Pero kailangan natin ma-anticipate. Needed condition to meet the objective. So ibig sabihin, kahit hindi natin control, wala sa kamay natin, kailangan malaman natin. O kailangan ma-anticipate natin. So bakit kailangan? Kasi ma-identify natin kung ano yung mga posibleng mangyari. Eh, kung makita natin na ganito ang mangyari, di maiwasan natin. So kung alam natin na babangga tayo, huwag tayong dumaan doon o huwag tayong pumunta doon kasi sasabi tayo. Support the monitoring of risk. So kung ano, ay hindi pa malaki yung risk, ay hindi tanggalin na. So para ma-minimize yung failure. So kailangan din natin ng basihan para kung ano yung natin mga adjustment na kailangan gawin, ayun ang gagawin natin para maging matagumpay natin gagawin. So yun daw assumption ay yan, pinapaliwanag yung mga salik na labas pero kailangan at yun para sa katuparan ng ating mga ginagawa. So kung meron tayong plano, kaya nga siya proposal, so para magawa yan, edi meron pa rin tayong ano, kailangan gawin. So in sum, ito yung vertical logic. So vertical logic tapos horizontal na logic. So makita natin pareho. Dapat ay interlink ang vertical at horizontal na logic. So yung vertical na logic, so itong ano, objectives and assumptions. Tapos ito yung mga first question. So para siyang mga problem statement. So nasa labas ba siya? Makaka-apekto ba siya? Mahalaga ba siya? Ano yung likelihood, probability na mayayari siya? So, yun yung mga tanong na kailangan natin masagot. So, parang interview. Bago tayo lumabas, dapat kilala natin kung sino yung interview natin. Alam na rin natin yung mga tanong kung ano natin itatanong. So, huwag tayong magtanong na kaya na natin sagutin. So, meron din pamamaraan para ma-check kung tama ba yung ating mga assumption. So, pakibasa na lang para may matapos tayo. So, kung kumpleto na natin yan, yung vertical tsaka yung horizontal na logic, itry nyo lang. So, ito na yung column number 4. So, yan. Hindi naman lahat ng column ay meron. Maiksi lang naman yung mga ilalagay. So, ngayon, walang ibang gagawin kundi kumpletuhin yung 4x4 na log frame. So, kasama yung mga vertical na logic at mga horizontal na logic para malaman natin kung ano ang nangyayari. So, kailangan natin i-cascade yung framework. So, mula sa preparatory, hanggang sa logic model, hanggang sa annotated bibliography. At makita natin kung saan pupuntay natin na ginagawa. So, yan. May narrative summary, may mga OVI, MOV, then assumption at risk. So, yan yung itsura ng gagawin natin. Mga matrix at mga frameworks. So, bali, kung nagawa na natin yan, edi alamin natin kung kailan tayo pwede magkita-kita sa online, kahit virtual, kahit ganito ang atin na ginagawa. So, yun lang. Maraming salamat. Sana meron kayong nakuha. Meron kayong pwedeng pagsimulan. At pag nag-usap-usap tayo ay meron na tayong pwedeng pagkumparahan. So, pwede tayong mag-compare ng notes kung hanggang saan lang ang natapos natin. Yun iba, meron ng introduction. Yun iba, meron ng related literature. Meron iba umabot sa chapter 3 sa methodology. Pero kailangan nyo maintindihan na bago tayo makagawa ng mga problem statements. So, mas madali kung meron tayong preparatory analysis kung gumawa tayo ng problem tsaka objective 3 at mas madali yun RRL kung meron tayong annotated bibliography
At kung nagawa na natin yung horizontal logic ng ating 4x4 na logic model. So, yun means of verification, tsaka yun objectively verifiable indicators. Malalaman natin, mag-guide tayo kung anong mga tama, akma, appropriate na mga methodology para masagot natin yung ating mga tanong. So, kung gano'n ang ating larga, so hindi tayo magkaka-problema sa ating mga gagawin sa susunod. So, sana ay meron tayong panahon. Bigyan natin siya ng oras para hindi tayo magahul. So, tuloy-tuloy nyo lang yun inyong ginagawa at sabay-sabay natin yung gawin sa susunod para makahabol din yung ating mga ibang mga kasama. So, maraming salamat at good luck sa inyong mga sinusulat. So, tuloy-tuloy lang ang ating pananaliksik at tiyak tayo na meron tayong pupuntahan kahit nasa new normal tayo. So, ganito yung research. Ganito yun natin logic model. Hindi para pahirapan kayo o dagdagan yun yung gagawin, kundi para mapakita natin kung ano yung proseso ng pag-convert sa inyong data, sa inyong information para maging yan kaalaman o knowledge. At hopefully, pwede nyo na rin yan i-transmit sa inyong mga kaklase, so kayo magiging ano, information source o knowledge bearer. At kahit hindi ko kayo advisee, hindi ko kayo mga mentee, maging mentor din tayo at advisor sa kapwa natin. So yun lang, maraming salamat muli at tuloy-tuloy lang tayo kahit medyo mahirap. So huwag tayong titigil hanggang hindi tayo natatapos.